Pinagpalang araw mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong segment, Tanong at Sagot sa Biblia, at ang ating pong bibigyang linaw ngayon na katanungan ay papaano ba masasabing bakla o tumboy ang isang tao? Let me repeat, papaano ba masasabing bakla o tumboy ang isang tao? This is very confusing, brethren in Christ, dahil ang bawat tao ay may kanya-kanyang batayan, may kanya-kanyang basihan para masabi na ang isang tao ay bakla o tumboy, mga kapatid. Ano nga ba ang batayan na bakla o tumboy ang isang tao? Maari bang maging batayan ito, mga kapatid? Sa kilos ba? Sa salita ba? Sa pananamit ba? Sa pagiging malamya ba? Sa pagiging mahinhin ba? O ano ba talaga ang nagiging basihan o batayan para masabi natin na ang isang tao ay bakla o tumboy? Ito po ang ating mababasa sa 1 Samuel 16:7, Tagalog ang Biblia. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha." Let me repeat, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Mga kapatid, malinaw na ang Diyos ay tumitingin sa pangloob na katangian. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na katangian. Kaya mas lalo natin maintindihan at maunawaan kung ating pong babasahin sa wikang English sa Good News Bible, 1 Samuel 16:7. "But the Lord said to him, 'Pay no attention to how tall and handsome he is. I have rejected him because I do not judge as people judge. They look at the outward appearance, but I look at the heart.'" Let me repeat, "Because I do not judge as people judge, they look at the outward appearance, but I look at the heart." So see, brethren in Christ, ang tao ay they will judge sa tinatawag natin na outward appearance. Kaya pwedeng masabi nilang ang tao ay bakla dahil sa pananalita, masasabi nilang ang isang tao ay bakla dahil sa kilos, masasabi nila ang isang tao ay bakla dahil sa pananamit or sa pagiging malamya nito o sa pagiging mahinhin nito, because again, ang tao ay tumitingin sa outward appearance, brethren in Christ. Kaya sinabi po dito, "Because I do not judge as people judge, they look at the outward appearance." Ngayon mga kapatid, biblically speaking, ano po ba talaga ang basihan? Ano po ba talaga ang batayan na bakla o tumboy ang isang tao? Tingnan po natin sa Leviticus 20:13, Tagalog ang Biblia. "At kung ang isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki na gaya ng pagsiping sa babae ay kapwa," take note the word kapwa, "silang nagkasala ng karumaldumal, sila'y papatayin na walang pagsala, mabububo ang kanilang dugo sa kanila." So maliwanag mga kapatid na ang definition ng Bible sa pagiging bakla o sa pagiging tumboy ay kung ang isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki na gaya ng pagsiping sa babae, kapwa silang nagkakasala. So hindi lamang po yung sinipingan kundi yung sumiping. Kaya kung ating pong ililiteral na kahulugan ito, ang pumatol sa lalaki
at yung pinatulan na lalaki ay pareho silang bakla. Kaya yun po ang definition ng Bible. Kaya masasabi natin mga kapatid na pareho po bakla yung nagkakaroon po ng relasyon sa parihong kasarian. Ulitin ko lamang po mga kapatid, ang bakla mga kapatid ay yung lalaki na sumiping sa kanyang kapwa lalaki at sila po ay parihong nagkakasala sa harapan ng ating Panginoon. Kaya ang ating sagot, ang lalaki na pumatol sa kapwa lalaki ay pareho silang bakla. Ang babae na pumatol sa kapwa babae ay pareho silang tomboy. Yes, you heard it right. And let me repeat, and let me emphasize, ang lalaki na pumatol sa kapwa lalaki ay pareho silang bakla. Ang babae na pumatol sa kapwa babae ay pareho silang tomboy. Kaya hindi pwedeng maghugas ang lalaki na pumatol sa bakla na siya ay lalaki. Bakla na rin siya dahil ulitin ko, ang pumatol na lalaki sa bakla ay pareho silang bakla. Kaya yun po ang ating sagot and I hope that I answer the question, paano ba masasabing bakla o tomboy ang isang tao? Brethren in Christ, naway patuloy tayo na pagpala sa ating segment, tanong at sagot sa Biblia. Kung tayo man ay may clarifying question, follow-up question, or other question, don't hesitate to comment your question upang sa ating pong susunod na pagtatalakay ay bibigyan po natin ng kasagutan anuman ang inyong maaring maging katanungan hinggil sa banal na kasulatan. Mga kapatid, may God bless us all as we grow in the knowledge of His Word. Pagpalain po tayo ng Panginoon at patuloy po tayong biyayaan ng Panginoon na patuloy natin maunawaan ang katotohanan sa kanyang mga salita. Salamat po sa inyong oras at pakikinig at sa inyong panunood. May God bless us all.